Tatlong bagong patient transport vehicles o ambulances na mula sa PCSO ang tinanggap ng unang distrito ng Camarines Norte sa isinagawang maikling programa noong Abril 10 dahil na rin sa pagsisikap ni Congresswoman Josie Banning Talyado na mabigyang katuparan ang isa sa mga hiling ng sektor ng kalusugan sa naturang distrito. Sa ngayon ay 9 ng ambulansya o patient transport vehicles ang naipamahagi ng kongresista sa mga lokal na pamahalaan at ospital ng unang distrito. Paliwanag ng mga tumanggap ng mga makabagong emergency vehicles na si Provincial Health Officer Dr. Arnel Francisco, Dr. Tess Cortez ng Labo District Hospital, Dr. Jose Banal ng Kapalonga Community and Medicare Hospital at ng representative ng LGU Santa Elena na lubhang importante ang naturang mga sasakyan sa paglilipat ng kanilang mga pasyente sa Camarines Norte Provincial Hospital o sa iba pang paggamutan. Na-receive ako ng unang ambulance namin from PCSO through the effort of our mabuting congresswoman, napakabait, na si Ma'am Josie Banning Talyado. No? Ang laking tulong po nito kasi during that time, it was COVID, a lot of our patient namamatay, hindi namin na ita-transfer because of wala kaming vehicle for transport. So this time, yung aming ambulansa, ang layo po ng Kapalonga to Kadaet is around 73 kilometers. So, mga 2 hours po yan na travel. So, isa lang po ang pasyenteng may ihatid bawat isang travel. So, in a day, we cater 50 patient, 25 sa umaga, so 25 sa hapon. So, mga 5 to 10 patient, we need to transfer. Ngayon, kung isa lang ambulansya namin, talagang hindi kayang ibalik yung ibang mga patient namin for referral. So, malaking tulong po itong binigay sa amin at kami buong puso nagpapasalamat sa ating mabuting congresswoman. May mga pagkakataon pa niya noon na sa pampasaherong jeep nila isinasakay ang pasyente, ito ay upang mahatid lamang sa paglilipat ng ospital. Napakalaking tulong po ng service vehicle po na naipagkaloob po o may pagkakaloob po dito sa aming bayan. Kasi hindi po kaila sa inyo na 2 oras po ang biyahe ng Santa Elena to Daet ay siyempre po pag emergency kailangan po ng mga sasakyan para mabilis na mabigyan luna sa aming mga pasyente kababayan mula po sa bayan ng Santa Elena. Lalo na po papunta sa Camarines Norte Provincial Hospital po. Sa dami po nangangailangan, minsan po nawawalan, naghahanap po kami sir ng ano, kahit pribadong sasakyan, kahit yung public utility vehicle o public utility jeep, nakaranas po kami na maghanap po noon. May mga pasahero na nababa kasi lalo na po nung may ano, yung may lying in po ang Santa Elena, Camarines Norte. Nakaranas po kami na pampasaherong jeep sir, isasakay namin ang aming pasyente para lang makarating ng provincial hospital po. Pero dahil po sa tulong na sasakyan na binigay ni Congresswoman, napakalaki pong tulong sa aming mga kababayan ito pong ginawa na ito ni Congresswoman. Aminado ang mga ito na sa tagal nila bilang doktor sa lalawigan ay ngayon lamang nila naranasan ang sunod-sunod na pagdating ng mga ambulansya at nagpasalamat ang mga ito sa walang kapagurang pagsisikap ni Congresswoman Josie Banning Talyado na gumawa ng paraan upang maibigay ang pangailangan ng kanyang mga kababayan sa unang distrito. Naniniwala ako na ever since lahat ng nilalapit namin kay Congresswoman Josie ay palagi niyang tinutugunan agad. Okay, so itong ambulance na ito ay isang malaking tulong para sa ospital dahil minsan meron tayong mga kababayan na nanghihiram ng ambulansya para ilipat ang mga pasyente sa ibang ospital o ibang lugar at wala po kaming maipahiram dahil iisa lang ang functioning ambulance namin. So with the new ambulance ay mas matutugunan namin ang problemang ito. Kaugnay nito ay sinabi ng kongresista na makakaasa ang kanyang mga kadistrito na mananatiling prioridad niya at hindi niya pababayaan ang sektor ng kalusugan para naman sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Nord Shabarka, BHTV News.